Hello, hello. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Alam naman po nating saan mang sulok ng mundo ay maraming Pilipino. Kaya magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Kamusta po tayong lahat? Ayan, nandito na naman tayo sa maliit, maikling kwentuhan natin na tungkol sa politika sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat, nananiyayahan ko po ang lahat na manonood natin na sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe po ng ating munting channel, ikikulakig, at paki-pindot na din po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga uploads lagi. At malaking tulong po yan para ang inyong pag-subscribe po ay malaking tulong para medyo lumago naman yung ating channel dito. Ayan. So ayan, ngayon ang pag-uusapan natin ay yung ginagawang house-to-house campaign ng mga kakampings kung saan ay mismong yung mga nag-e-educate na kakamping ang na-educate ngayon. So ito yung video, titingnan natin. Ang video na nga pala na to ay galing sa Facebook, sa BBM Unites Philippines. Yun. Doon natin nakuha yung ano, yung video. So credit to them. So hiniram lang natin yung video para mapanood ng madami dito sa ano. Ito. Ito yung video, papanoorin natin ngayon. Ayun. Video ano natin sa gilid. Ayan, ito. Panoorin natin. Ang video na to ay sa Bandang Visayas yata kasi salita na ano ay Visaya. Marami ka? Nakagawa siya na San Juan ng Brands? Nakagawa siya ng Mactan Brands? Kung muna nagdagan niyang PT Center, nagagawa siya ng isang pang PT Center, Lung Center, PDIT, S Avenue, Pamilya Hospital, Cultura Center, na isa pa nagdagan na salot ako. Yes! Oh, Vice President, kita niyo yung lalaking nakabili. Yan yung nag-educate sa mga galing sa ating buhes! Mga house-to-house na mga educators ng kakamping. Orde mong bata, nagbubuhis pag silang ng anak mo, kaya ikaw magkanak, magbubuhis na sa gobyerno dahil bibili ka ng diaper, bibili ka ng gatas, may ibat. Orde mo sanggol hanggang sa kinamatan na nagbubuhis sa ating ng gobyerno. Ikaw bibili ka ng ini, bubuhis ka din! Maski wala ka pa sa minimum, kasi obligado ka bibili ng candy, obligado ka bibili sa dinas, pangulang, may buhis ka sa gobyerno. Puro buhis. Ang ating balhibo sa sunod na taon, ang balhibo ko sa kilikilip, balhibo ko sa kilikilip, bubuhisan na rin niya. Ayan, ganun, puro buhis ang nangyayari sa ating gobyerno. Ano yun, Ima? Ano nagdulot sa maganda sa akin? Oy, lumubo ang ating mga utang sa mga ibang bansa. Sa World Bank, mayroon tayong utang, $18 billion. Ang ating utang ay 11.5. Hindi na nga tayo magkabayad sa mga interest na yan eh. Pati nga pagdaan mo sa Bulacan, magbayad ka ng toll gate. Pero dumaan ka sa ginawa ni Marco na San Juan Ecobrades, Mactan Brades. Tagalog pala yung sa wala kang bayad. Kumasyal ka sa buha, walang sisitahin ka namang sing-sing, sung-sung. Ay, kanila na yung lukay. Kumasyal ka sa Cultura Center. Ako'y Pilipino, taas no. Amin ito. Yes! Dagdagat ko sana yan! Nagtangtak si Marcos ng lupa! Hindi ko pinabana sa inyo kasi nandiyan. Pwede pa kayo pumasyal. Nagtangtak ang mga presidente sa mga at global court. Hindi ka na makagala dahil Sing Sung Sung Lo ang mayari doon. Naintindihan nyo? Kaya huwag mo surahin ni Marcos time dahil nangyayari si Marcos sa aming time. Hindi sa inyo. Hangin pa lang kayo, Bibi. Huwag mo ipataasan na ikaw. Huwag mo attorney, lawyer, nurse, teacher. Huwag mo ipanong parehas na ayaw dito Pilipino. We protect our country. Di ko we define ang protect our country. Nandito tayo mga Pilipino. We have to make sure that we are protecting our sovereignty. Ano mga survey na rin din natin na pamaloob sa Pilipinas? Parang ang book for whoever you want. Bro, mayroon siya. Nandyan na yung West Philippine Sea. Buksain na yung mga insekto nga nag
nagtayo ng instruktura o base militar man ng China yan o kung ano-ano pa man, nag-blend man ng langis, buksay niya. Pasyon niya kasi para sa saludos. Oh, Madam Lini, thank you. Nawala na yung thank you sa Sobis Philippines Safe. Dulohod ako. Ikaw na, President. Voto po natin. Voto po natin para malaman natin. Voto po natin, President. Iboto na maraming pinto para magkaroon tayo ng pensyon 25 years above ang interes sa ating mga pinto sa 172 mga bansa na 3 tons, 2 tons pagkuha ang interes para may pensyon sa inyo. Kasi ang maraming pinto hindi na mangurakot ang walang pinto sige expanded ang expanded ang utang ng Pilipinas hanggang ilubog ang mga apo lubog na lubog eh lubog ka eh loblog hindi puro utang na lang ang nangyari sa atin sa mga masa yan lubog lubog iba pa ang ilulublog na na noon kapaon sa utang dami na nating mga utang sa ibang bansa Canada Australia mayroon tayong utang Japan halos mangungutang na lang mangungutang sa ibang may tama naman yan sa Philippines spirits is country. Nandito ang copper, nandito ang talso, nandito ang langis, nandito ang bakal, nandito ang carbon, nandito ang bumatinyo, alam? Agrikultura, niyong, bangga, pinya, saging, riches of agriculture because we are a poor climate. Yes, mayaman sa kultura ang Pilipinas, maram, mayaman sa agrikultura. Alam mo yung anong atunan dyan? Business natin. Nandiyan ang tona, nandiyan ang sumpo, nandiyan ang basilis. Exporter tayo. Kaya hindi mabagsak-bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil yan nagbibigay ng pira sa ating bansa. Exporter ng kobra, exporter ng Stanfield ko, exporter ng, alam mo yung pineapple juice? Dito maligit sa Pilipinas. Pati mineral water, in-export natin sa Saudi Arabia. Ang summit in your spring oh nagsilabasan ng mga mineral water pati buko doon pakita mo sa disco dahil the richest country is Philippines may dito may silver may diamond di ba nag-aaral kayo alam niyo ang P-series natin ultimo mga laman loob sa pulis ultimo dilis alamang hipo nandito yeah and the question of why I stay for this kind of situation because of corruption. BBP. During Marcelo Franco. Marcelo is 1.5 million dollars lang ang utang sa bank. Kayo pa nababayad ng utang. Bakit pa kayo nababayad ng utang ngayon? Ang interest pa lang hindi natin mabayaran mga interest na yan. Kulang-kulang pa ang income natin sa buhay. Kasi po nung pagkakas pa ngayon, ako mababayad. Sa panahon po ng Marcelo Franco. Kaya mababayad kasi na po pag magkana ka, yung sanggol magkuha, baka di ba kayo buhat yung pirang babayad sa Pilipinas. Sana, may ipatay sa ako. Sa ako yan. Marami, hindi tayo malaki. Talagang mataas. Because of Marshall of Times po. And until now, oh, hindi Marshall of Times po kasi same Marshall of Times dahil hindi mo nabutan si Marcos. Kailan pala na sila kami ng kaabot ni Marcos. Magandang ito niya sa bansa. Lola namin. If you're saying that, kung si Ryan ni Marcos dahil na hindi nabutan. Kami nakakaabot. The older than you. You are very young. Anyways,
that is the situation for and perception of the people here po in terms of martial law and everything. Hindi makaintindi ng English, baby. Ah. Ganun po. So kung ganun po ating perception, apo okay lang po. Kung ganun lang po ating perception, okay lang po yan. Okay lang po yan. Kasi perception mga nurses at lawyer. And po, we respect on that side po kung ano ating opinion with regards to that. Basta, iboto mo yung gusto mo iboto. Magkaisa tayo dahil Pilipino tayong lahat. Magkasahin yung mga nakaraan. BBM! Iboto si Carrico ng pagkatao sa baluta. On the end of our side. Ayun. Ayun yung ano, video. So, ayun ang video. Nasayang na nga yung oras ng mga nag-ablilag. Nasayang na nga yung oras ng mga nag-house to house na yon. Tapos, hindi pa rin may makukumbinsi yung mga taong pinuntahan nila. Paano nila gagawin yun? Ang problema kasi, sa nakikita ko lang, lahat kasi ng mga na, kadalasan, hindi naman lahat, kadalasan kasing nag-house to house na mga ano, yung mga bata pa. So, ano ang magiging reaksyon ng isang tao? Lalo na pag ang makakausap niya ay, halimbawa, nasa 40 years old na. Tapos ang nagsasalita sa harap ay magsasabing, "Let me educate you," ay isang teenager o kaya nasa 20 years old o sasabihin man nating early 20s. Ano ang magiging reaksyon ng isang tao? Siyempre, hindi niya papaniwalaan yung nagsasabing "let me educate you" kasi nga alam na ng tao na kinakausap nung 20 years old yung mga nasa bahay na alam niya na yung course o yung takbo ng buhay. Mas maalam siya sa takbo ng buhay kumpara doon sa mga nagsasabing "let me educate you." So talagang i-decline ng isang tao pag ang idea ng isang bata na mas bata sa kanya ang edad. Kung ang pag-uusapan ay yung takbo ng buhay, politika. So, ayun. Yun ang napala. Ay, naku. So, ayun po. Yun po ang nakakatuwang experience ng ano ng mga nagbabahay-bahay. Yun po ang isang example na nangyayari sa ano sa yung ginagawa nilang house to house campaign na yan. Yun po ang nagiging experience ng isang ano ng mga batang yun. Kawawa lang. Para sa akin kawawa yung mga batang yun. Kasi kung titingnan natin, hindi yung ibang mga bata na nag-house to house na yun, hindi pa butanti siguro. So, ginamit lang ng sasabihin natin yung sino ba ang may pinakamalaking ano, organization ng mga youth? Di ba yung Youth for Christ ng Simbahang Katoliko? So, malamang doon galing yung mga batang yun. Ginamit ng simbahan. Siguro, ginamit ng simbahan para ipangampanya si Eleni Robredo. So, ayan po ang maikling kwentuhan natin ngayon. Sana ay natuwa kayo doon sa nakita niyong video. At hanggang sa muli nating pagkikita. Don't forget to like and subscribe sa ating channel. Ikig kulakig. At malapit na ang eleksyon, huwag po nating kalimutan, BBM Sara tayo. God bless. At huwag niyong kakalimutan yung mga ano nila, mga senatoriables para mas maganda yung ano. Yung napupusuan niyo lang naman, wag na, hindi ko naman sinasabing lahat yung iboboto niyo. Yung napupusuan niyo lang na sa tingin niyo ay magandang addition para sa dalawang leader na
kinakampanya natin. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa ulitin, God bless.